From the start. Bibi Gabriela, Open Spiker. So hi, I'm Kevin Christensen Cabrera, Setter. Kyle Andrew, I'm Lala, how you doing? Paul Stansion, Aban, Opposite Peter. Homer Rosado, Setter. Adrian Gondok, Rebel. Joshua Villanueva, Open Spiker. Nick Rivera, Miguel Acapo. Margo Tisa, Middle Blocker. And we are the GRU Light Bombers. So how did you get started playing in volleyball? And what made you decide to play for the area? Grade 8, na-discover ko yung volleyball dahil sa court ko dun sa Cavite. Yun, wala talaga akong hilig sa volleyball, pero nung na-try ko siya, parang hindi ako na-inlove hanggang sa tinuloy-tuloy ko siya kung junior high school. Then, in coming grade 12 ako, wala na akong player para sa level palaro. Matapang na mag-try out sa Manila, sa Constantine University, then ito yung university na pinakaunang pinag-tryoutan ko. Pinalad na makapasok. Tapos ayun, tinuloy ko na lang din yung pagpasok. Siguro ako, I started playing volleyball when I was young since busy me sa sport ko yung mga adults. Kaya siguro parang tumatak mo na sa dugo namin yung pagiging nuts. So, kaya lang ako nag-DR nyo kasi parang gusto ko i-pursue yung dream ko na maging varsity na isang university sa NCAA kasi parang lahat na natin ng student athlete and yung gusto ng dream ko. So siguro gusto ko na ma-pursue talaga yung dream ko kaya nag-try tayo and then pinalan. So ang halaman ko, grade 8 din po sa school namin. Sumali po ang intramural volleyball ko sa school po namin. So ayun po, kasi ang tuloy-tuloy muna po ng grade 9, grade 10. Tapos lumipat po ako ng dito po sa journey para mas mag-improve pa po ako sa paglaro ng volleyball. So, ayun, para makapaglaro din po sa NCAA. Ako naman, nag-start ako ng volleyball, yung grade 9 ako. Kasi parang wala talaga sa balak ko yung pagpa-volleyball. So parang na-influensya ako ng kapitbahay namin na dating player din siya na naglaro din siya sa NCAA team, which is yung school niya, San Sebastian. Tapos, para sa amin niya, kailangan ko mag-volleyball para makapag-aral ako ng libre. So, nag-training ako, pinunta niya ako sa school na sa Baptist Open, sa may batasan din sa amin. Tapos, nag-training ako doon. Tapos, ayun, pinalad naman na line na pagod ng grade 9. Tapos, nagsimula ako, grade 9, grade 10, grade 11. Tapos, yung grade 11 ako, parang nag-isip ako, sabi ko, what if mag-try ako mag-tryout sa isang university na naglalaro sa commercial league, which is yung NCAA or AAP na. Tapos, nag-try ako sa iba't ibang university. Sa iba, hindi ako pinalad, pero may isang school na pinalad ako din, pero hindi ko na pinagoy. Tapos, nag-try ako dito sa JRE. Parang sabi ko, ay, parang dito ko nararamdaman yung ano. So, dito ako nag-tend sa JRE. Nag-start ako ng laro ng volleyball. Grade 4. Parang, ano lang yun, laro ko yung taasan ng volleyball. Then, grade 5, grade 6, along grade 10. Then, nag-intire na ako ng sign namin. Then, pagpasok ko dito sa GRU, hindi talaga ako varsity. Sudyante talaga ako. Yung ka-classmate ko, varsity dito, siya yung nagpasok sa akin. Then, doon, nag-start ako maraming exposes ko. Naman, hindi ko alam kung anong grade ako nag-start ng volleyball. Basta naalala ko ng bata ako. Nagtitigpas ako mag-isa sa tolda. Kasi may tindahan kami, tapos may tolda doon. Nag-spanning ako doon, tigpas, para kong kanta ka, di ba? Tapos, kaya ako napunta dito dahil sa sister ko, pinag-try out niya ako kahit may pasok pa lang. February pa lang noon, pinag-try out niya ako dito. Hindi madali yung pinagkaanan ko tryout kasi wala pang juniors, no? Sumasakay ako seniors. Mahirap talaga. Tapos nung mag-e-enroll na, syempre pinili ko na dito kasi ito na yung, dito na ako eh, aayaw pa ba ako. Saka maganda din yung quality ng education mo dito. Ano, nag-start ako ng lalo ng volleyball sa kasama pa lang namin. Tapos yung bola pa namin nag-usano, bola ng soccer. Tapos may isang coach ng barangay namin na sinabi lang sa isang liga, which is yung inter-barangay. Tapos, yun ako, hinasa ng coach.
naman yung laro ng high school. Tapos nakarating ako ng once ng NCR. Tapos dun ako nakita ng boss. Nung tryout ako dito sa NCR, parang tapat pa ako mag-try. Kasi yung tryout ako dito, wala akong siya nung kilala. Tapos naman nakilala ko dito sila, yung 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 Nakaka-restart ako ng elementary ako. Kasi yung mga magana ko na, volleyball player na sila. Yung happy ko, tapos yung mga pinsan ko. Tapos pinipilit nila akong maglaro nun. Tapos natutulog ako kasi wala akong maglaro at tanghalo. Pero kung punta sila sa bahay, paralisin na. Tapos maglaro ako ngayon sa Alsada, Pilipin. Tapos alam ko yung laro hanggang nag-tuloy-tuloy na ako, division, high school na ako, division na ako. Tapos nung mag-senior ay ako, daily level. Parang may isang kumukuha sa amin, tapos gagawin kami sa mga universities. Tapos, nung sumama ako sa amin, dito na kami dito sa Leon. Tapos, nag-tryout ako. Sobrang dami ng tryout, tapos ang dami ko. Tapos, piling ko, nung nakuha ko, so sabi ko, sayang kung pupunta pa ako dito sa Leon School kasi magsisimula na naman. So, doon, nung natanggap ako, sabi ko, dito na, tapaloy-tuloy ko. So, ako naman nag-start ako. First game ko ng volleyball, wala akong kaalaman yung intramural. Sinali lang akong teacher, grade 4. Tapos hindi na siya nasundan. Tapos nung grade 7 ako, doon ako na, so parang doon ako talaga nangyibig sa volleyball. Pero hindi ako pinayagang mag-varsity tsaka mag-training ng parents ko kasi nasa science high school ako noon. So medyo mabigat yung academics. Pero pagdating ng grade 9, nag-decide ako na lumipat, bumalik sa old school ko para makapag-volleyball ako. Pero naging official na nagkaroon lang ako ng matinong trainings ng grade 10. So medyo sobrang late na ako nakapag-start talaga sa paglalaro ng volleyball. And yun dito naman, tulad ng sinabi ni Kenneth, it's every athlete's dream to play in a big competition. So yun na rin yung pangarap ko, yun yung gusto kong pangarap na tinutupad ko ngayon. And ayun, pinagpala mo ko na ba akong paglaro sa NCAA kahit isang taon na. Doon sa team naman po, ano po sa tingin niyo yung strength and weakness? Sa generally po, yung sa skills po namin is yung pinaka-strength po namin is yung defense po namin. Then, doon talaga namin nasa yung sa training namin na babaan lang ng bola, sprint agad kami. Hanggang tuloy-tuloy lang, hanggang sa unti-unti na build yung kung gano'ng pabilis yung footworks namin. Then, siguro yung weakness namin is yung blockings. Kasi, halata naman na yung height namin, maliit talaga. Then, kapag tinapat kami sa ibang university na kalaban namin, talagang manliit talaga kami. Kasamaan pa ng matataas na talo nila. Kaya, yun talaga yung pinakano namin. Kaya, pinalaban talaga namin is yung defense namin na kahit anong mangyari, tukulin namin yung bola. Kaya, ang sabi ni Coach Peter is, gano'n man kalayo yung bola, gano'n man kababa yun, dapat kunin namin, dapat handa kayong magpakmatay para umangat ng bola ngayon. Ito na, next question po. How does the team manage this? Wala pa kaming napapanalo, kaya yun. First game namin natalo, sobrang sakit kasi lahat kami rookies, tatlo lang yung seniors namin na kapaglaro na sa NC. Then, mga nanibago pa siguro. Pero sabi namin, second game, babawi kami. Hanggang sa sunod-sunod na game, yun pa rin yung pagkatalo. Parang na-immune kami, pero sinabi namin, wala yun. Pagkatalo lang yun. Kaya sabi namin, yung mga malalakas, may kahinaan sila. Kaya kaming mga natatalo, isang araw, makukuha din kami ng panalo. Lagi namin ginagawang motivation na, kung natalo kami kahapon, magayon tayo, magpapakaano para sa susunod na laban namin, gagawin namin yung best namin, all out para sa game namin, para makamit yung panalo yun. Next po, ano po yung pinaka-memorable na nangyari yung set? Siguro yung pinaka-memorable na nangyari sa amin sa set is yung game namin na yung set. Although talo din kami doon, pero kasi doon talaga naglaro kami ng asset team, na team talaga na hindi kami nagpapalakasan, hindi kami nagpapalaringan, team. Talagang gusto namin na makulong talaga. Although, natalo kami, hindi namin napanalo yung game namin na rin. Kasi doon talaga yung bahay nakita namin yung kapit, salitang kapit. Na although hindi man nanalo, pero kumapit kami na. Kasi unlike before sa mga game namin na 25-15, 25-10, ganun yung story namin. Pero nung naglaro kami sa LPU, nag-side kami agad ng 25-18,
tapos nag 25-24-27. And then the last, yung last set is 33-31. So parang doon talaga nakita namin na naglalaro na kami as a team, but nandun yung winning list namin naman. Manalo, siguro yun yung pinaka-memorable na nangyari pa. Kasi doon lang namin na tila, team pala kami. Hindi kami nag-test. Okay, panibagong question ko. Paano po yung preparations mo? Preparation before game, before the game. Kapag umaga po yung ano po namin, yung game po namin, umaga po nagigisay para po magayos. Then, pagdating sa arena, kwentuhan po sa dugout. Tapos, pag magkukwentuhan, then, tawanan lang. Parang, although, hindi naman sa hindi namin iniisip yung game, pero parang, pampalibang na rin namin para hindi masyadong mabigat yung pressure pagdating inside the court. Then, lagi lang nagpe-pray na tinatas na lang namin kung anong mangyayari sa laban namin. Kailan po usually yung practice nyo? Tuesday, Thursday, Saturday po. Every after class ng 4 to 8 to 7. Ganun. So from those times po, paano nyo po nahahandle mo rin isang student athlete? Sa akin napakahira. Kasi ang klase ko is until 6:30. Tapos start na kami ng 5:30. So parang yung simula ng 5 to 6:30 na ginawa nila, hindi ko na magagawa. Na, kasi late na kami. So hahabol na lang kami. Eh, makikita nila, makikita na lang na yung teammates namin. Nag-play pattern na. Tapos kami nag-jogging pa na. So parang ang hirap. Na imbis na sana nandun din ako para na yun nasa skill ko sa running part. Hindi ko na magagawa. Kasi pagkatas ko mag-jogging, tapos na din sila. Then sa morning session of training sa amin, sa ibang seniors, kami po yung nauna sa court kasi pang-maga naman kami hanggang 12 lang yung class. Then, ang hirap lang kapag yung masyadong yung ibang training ng heart ko kapag sa gabi. Tapos, ano oras na nakakapagpahina kasi may gagawin, kakain pa, maliligo. Tapos, parang other day, maaga, parang nakakatamad bumangon. Andun yung sakit ng katawan, yung pagod sa kahapon. Pero, kailangan kasi pumasok dahil yun na, hindi lang naman at least doon tayo. Yung sa amin po, ano, kasi 10:30 po yung pasok namin. Isang malaki training po kami ng 4 to 6:30 ganyan. So, pagkakas po ng training ng 4 to 6, nagpapahinga po kami. Kasi po pagod na pagod po lang. Sumagi. Tapos pagdating po sa klase, ang hirap po kasi yung pagod pa rin po ng tulog pa rin. Sa nadadala mo pa rin. Yung training ng umaga. I'm going to go to the time management. Last question ako. Any advice po sa mga student athlete? Ang advice ko lang sa mga student athlete na namangarap, sana huwag silang mapagod na mangarap para, kasi kapag nangangarap ka, parang ito yung susundan mo kung paano ka mapupuntahan eh. Kailangan mo lang i-accept lahat ng challenge. Event na kahit mahirap ito, kahit sinasabihan ka na ng ibang tao na ay wala kang mararating, hindi ka magaling. Parang lahat ng mga salitang yun, gawin mo ng motivation upang marating mo yung pangarap mo na yun. Tapos kapag narating mo yung pangarap mo na yun, hindi mo naman kailangan kasi napang malaki yan. Parang kailangan mong i-motivate naman yung ibang athlete na nahihirapan din kasi nga pinanggalingan mo din yung paghihirap na yun. So sa upcoming sa college naman, syempre hindi na naman sure na magkakaroon kami scholarship dito. So, kailangan na naman natin mag-train hard upang makakuha kami ng scholarship sa ibang school. Pero kung dito, pwede na. Nalang doon baka ako. Meron po kung mag-aansap. Yung sa akin po yung kailangan lang natin mangarap na mangarap.
hindi dapat tayo mapangit mahal kasi libre naman yun. Pero dapat yung pangarap na yun, kailangan mo natin mag-set ng goal. Kailangan yung goal na yun is nandun talaga tayo sa goal na yun na kailangan natin ma-pursue yung dream na yun. Hindi lang pangarap, pero hindi mo na alam kung ano yung unahin mo. Dapat one at a time pwede ka mangarap. Pag na-achieve mo yung goal, another goal naman tayo. Basta huwag ka lang mapapagod, kailangan sipagan mo lang kasi throughout the journey, marami kang makikita. Maraming hindrance na mamimit mo, pwedeng dyan lang sa gilid biglang magmamalit sa'yo. Out of nowhere, magkakaroon ka ng problema financially sa pamilya mo. Kaya, kailangan mo lang din tapangan sa paggamit ng pangarap mo. Then, lagi lang din sinasabi sa akin ng coach is yung dapat lagi ka rin humble kung saan ka man mapunta. Kasi, hindi nag-start yung malalakas sa malakas na sila. Nag-start sila sa mahina. Lahat ng malakas sa mahina nag-start na may pangarap lang din talaga kaya lumalakas at lumalakas sila. Kaya dapat laging humble. Yung pag tumaas ka, dapat mapagkumbaba ka pa rin. Kasi yung mga tinataas, binababa sila. Kaya dapat baba ka pa rin kasi doon ka nagsimula eh. Tumingin ka kung saan ka nang galing. Pasalamatan mo kung saan ka nang galing. Kung sino yung mga nasa likod ng achievement mo. Dapat sila pa rin yung tinitingala mo although nasa taas ka na nila. Introduction sila.